mga kabayan, Kuya Ron's TV sa mapagpalang umaga po sa atin lahat. At mag-update na naman po tayo dito sa Manila Bay. So ngayon po ito, naglalatag sila ngayon ng geotextile fabric. Kung gaano kahaba yung abutin yan, ganun din yung pagkakalat nila ng dolomite sand na gagawin nila. So sa ngayon, nariyan si Bako at yung mga tauhan ng kontraktor nag-prepare na, no, para sa pag-extend nitong mga dolomite sand. Na makapal pa yan, no, yung nasa ibabaw dyan, at may mga parating pa na mga dolomite sand na bagong deliver. So kahit pa paano, siguro maya maya lang pagka naayos na po nila itong mga textile, ano, ay mag-extend na rin yan o magkakalat na rin ng mga dolomite sand. So maganda-ganda na at mahaba-haba na rin makikita nating nakakalat na dolomite sand. So konting-konti na lang. Siguro mamaya balikan natin yan, ano, pagka natapos sila dyan. Eh halos siguro dito na yan, no. Abutin na dito yan sa parang bundok na gray sand dito. Tapos konti na lang, ito na oh. Dito na tayo sa pinaka dulo nitong ano, phase 1, no. Ito na yung ano, yung phase 1. Ayan, konting-konti na lang. Ito, close up ko ulit. Nakakatuwa kahit pa paano may progress na tayong nakikita rito at di maglalangan magiging buong dolomite sand na ito, yung 500 meters. Tapos kapansin-pansin talaga yung ganda ng kulay ng tubig, no, yung katas kasi ng dolomite. Ayan, nag mint green siya yung kulay dyan, pero tingin ko hindi na apektuhan yung ano, mga isda at mga ibon nga naglalapitan pa dyan, eh. Parang attractive sa mga ibon, ano, yung kulay sa kayong mga isda. Nakikita po natin dyan mga nagtatalunan. Patunay lamang na hindi siya harmful sa hayop at sa mga tao. Tapos dito naman, no, sa linaw ng tubig ngayon, eto. Kung meron mga basura, konting-konti lang, no. As usual, hindi na talaga dito natatambakan ng pagkadami-daming basura dahil araw-araw, umaga't hapon, yung linis dito ng ating mga Manila Bay Warriors na pinangungunahan ng mga Estero Rangers, DNR, MMDA at mga LGU, yung ating DPS Team Mandaragat. Hello po sa mga sa inyong lahat sa at sa sakripisyong ginagawa niyo po dito sa Manila Bay. Maraming pong salamat at mabuhay kayo. Ito, silipin natin yung ginagawa nila. Ayun, maya-maya lamang may kakalat na nila yung makapal na dolomite sand na yun, no? Pero mahaba pa ito, lalawak pa ito dahil may mga parating pa na bagong deliver na dolomite. Eto pa yung isang backhoe. Ayan, no? Okay. Ito naman siguro yung magpo-push. Wait na lang natin. Yung isa kasi tumutulong ito para sa pag extend itong mga textile. And at the same time, yung buhangin ay binabawasan yung gray sand, no? Kasi isang metro pa yung kapal ng dolomite sand dyan na ikakalap. Thank you.
Mabigat kasi to, tong textile na to, mahaba. Saka ano, akong sila-sila lang, hindi ganong kakayanin, no? Talagang persado sila dyan. Kaya pagka minsan ay hinihila rin po ng bako yan. So ito na po yung isang backhoe. Siya naman yung nakatoka sa pagkakalat nito mga dolomite sand, no? Ayan, mayroon pang natitira kasi dyan sa ibaba. Ayan, na hindi pa nalalagyan, kaya ikakalat naman niya yan. Habang ito naman yung mga tauhan po ngayon ay ilalatag nila itong ano, geotextile fabric, para mahaba-haba na po yung kalat nitong dolomite sand. Lakad po muna tayo ulit dito. Ayan, habang busy-busy po dun sa kabila, ito naman ang ating update ngayon. Ayan, oh, hindi na dito na natatambakan ng pagkadami-dami. Yun ang alam pagka habagat, may bagyo. Ayan, pero in full force naman po, no? Kung saan yung area na marami pong basura, doon nag-combine yung mga grupo, no? Na mga Manila Bay Warriors from DNR Estero Rangers, DPST Mandaragat, at mga taga MMDA. Linaw ng tubig, oh. Ayan. Kahapon, ang dami pong maliliit na isda dito, no? Bagay tayo yung breeding ground ng mga isda. Kahit ngayon, no, ang dami pong maliliit. Hindi lang gaano na makita dito sa ano, no? Sa ating camera. Ayan, may maliliit dyan. Ayan. Ayan, no? Pasalamat po tayo sa ating Pangulong Duterte, dahil kung hindi naman po talaga sa ating Pangulong Duterte ay hindi mabibigyan ng action po dito, no, sa Manila Bay. Siguro kung hindi niya to pinansin ay mabaho pa rin at dami pong mga basura siguro dito. Kaya ayan po, lubos ang ating pasasalamat since tayo po yung kapital ng ating bansa. Tapos, no, kakahiya naman kung napakadumi dito sa sentro ng Maynila. Pero sa iba't ibang lugar, ay marami pa rin pong mga lugar na dapat ayusin. Pero yan po, sa tulong po ng ating mga mayors, local government, no, ay tulong-tulong po na gumaganda yung Maynila. And of course, sa iba't ibang lugar. Yung comfort room naman natin ito, no, ay patuloy po din po yung kanilang pagtatapos ng kanilang mga gawain po dito sa comfort room. Ayan, mas gumaganda na siya ngayon, lalo pat na parang may varnish na inanandyan, pinahid sa mga wall at sa buong parte ng ano, ng comfort room. Ngayon naririyan sila sa bubong. Ayan, at may nilalagay sila dyan siguro yung mga pinagpakuan, talagang they make sure na walang tagas yan. Once again, yan po ay solar powered, ano? Ayan, at kahit pa paano ay libre na sa konsumo ng kuryente, walang buhay ng babayaran dyan dahil solar powered nga po. And once again, yung Mandamus office po ay kasalukuyang nagko-construct pa rin po dyan sa may area na yan.
Diyan lamang sa likod ng mga bundok-bundok ng mga buhangin diyan. Diyan po yung Mandamus office, yung kulay green na ano diyan na bako. Diyan po yung ginagawa yung Mandamus office. And once again, ayan po yung haba na po ng Dolomite Sand. At ngayon, siguro maya-maya lang masahaba pa to dahil nag-extend po sila ngayon ng JA Textile Fabric. Makapal pa po yan, oh. Kaya maninipis pa ito, halos pumantay dyan, oh. Sobra-sobra pa nga dyan sa, ano, sa seawall, no? Lumagpas na sa seawall. Kaya babawasan pa yan. Kasi kung makikita nyo po dito sa phase 1, yung seawall, ito, ganito yung dapat yan, ano? Isang metro lang kasi dapat yung taas mula doon sa gray sand. Kaya meron pang ganyang angat na, no? Na seawall. Ayun, sobra-sobra po yun, eh. Yung naroon.